Muli mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ayan. Kami rin po ay nagdadala. Nasisiya dahil muli nagkatipong-tipong tayo at hindi lang isang iglesia, hindi lang isang simbahan, kundi Southeast District, isang distrito. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa Diyos at pinagkaluban kami ng pagkakataon na kayo ay tagapin sa ating iglesia ito, ang Batasan United Methodist Church. Ang batayan po talata na ating pag-aralan sa hapon na ito ay matagpuan sa awit at lumpo, talatang 12. At ganito po ang sinasabi. Awit, 30, talatang 12. Aawit sa iyo nga, o aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik, o Yahweh aking Diyos. Pasasalamat ko'y walang patid. Tayo sandaling manalangin. Muli o Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami yung pinagsama-sama upang ikaw ay aming makapiling sa pamagitan ng fellowship na ito ng mga kababaihan, Panginoon. Kaya hinihiling po namin na pagpalaan mo po kami at samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa iyong banal na salita sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang kikilos sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin, samahan mo po kami o Diyos. Ito kaming dalangin sa pahala ng Jesus. Amen. Ang pagpupuri at pasasalamat ay katangit-tanging tatak nating mga Kristiyano. Christians are a joyful people. Ang sa atin ay inatawag na joy at hindi lang happiness. Happiness depends on happiness, but joy depends on Jesus. Pasko na, damhin natin ang kagalakan sapagkat ito ang dala nito. Kagalakan namin na kayo muli ay makasama at kayo narinito ngayon. Salamat sa inyo at ngayon pag-aralan natin ang mga bagay na dapat natin pasalamatan. Pasalamatan natin ang ating manlilikha at tagapagligtas. Ang pagpupuri sa Diyos noong sa lumang tipan ay laging kinapapaluban ng awitan, sayawan, palakpakan, halakhakan, at salim ng mga musical instrument. May dalawang dahilan kung bakit ang Diyos ay laging sinusuban ng pagpupuri. Siya ay manlilikha at siya pangating tagapagligtas. Ang pagpupuri noon ay sa diwa ng pagkatapot, paggalang at pagkamangha. Tulad ng sinabi sa awit 24, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Ang totoo, kapag pinagbulay-bulayan natin ang wonders of nature, talagang wala tayong magawa kundi purihin at dakilahin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Makapangyarihan man ang Diyos, pero kung wala naman siyang pakialam sa atin, anong silbi noon? Baliwala lang. Ngunit, ang katotohanan, nagmamalasakit sa atin ang Diyos. Amen ba? Amen. Sa awit, kabanatang 8, sabi rito, ano ba ang tao pang iyong pangalagahan o anak ng tao pang iyong pangalagaan? Ganon din sa 1:3-6, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Karapat dapat lamang na purihin at pasalamatan ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Pangalawa, sakripisyo ng pagpupuri at paglilingkod. Sa ating panahon, may karagdagang dimension ang pagpupuri at pagpapasalamat. Ito ay ang dimension ng paglilingkod at
pagsasakripisyo. Nakasalalay sa paglilingkod at pagsasakripisyo ang tunay na kagalakan. Ang mga ito rin ang tunay na ikinasisiya ng Diyos. Sabi sa Hebreo 13:15-16, sabi niya, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan at huwag kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. May dalawang uri ng pagsasakripisyo. Sakripisyo ng pagpupuri at sakripisyo ng paglilingkod. Ang sakripisyo ng pagpupuri ay walang iba kundi ang pagpapahayag ng ating mga labi na, si Jesus ang Panginoon at ating tagapagligtas. Ito ay pagdidisipulo batay sa ating UMC Doc, lalo na sa parte ng One Verse Evangelism. Bilang mga kababayan ng United Methodist Church, tunay at tapat na tagasunod ni Jesus, dapat kayong maging masipag sa pakikisangkot sa pagbabahagi ng mabuting balita sa maliit man o malaking paraan. Ibig sabihin nito, pang-isa ang pagsishare ng ating ebanghelyo. Merong akong isang kabataan na kilala na mainit na mainit, maalab na maalab ang kanyang pagsishare sa kanyang karanasan kay Jesus. Kahit siya ay nalipusta, kahit siya ay kinukot siya, naroon pa rin ang kanyang kasigasigan upang ibahagi ang salita ng Diyos. At yan ay kanyang pinatotoo dito sa simbahan natin. Tayo hindi nakabataan, di ba? Kumbalik, ang hamon sa atin ay pularan natin ang kabataan. Marami rin ang mga kababaihan na nagsishare. Maalap din ang kanilang pananampalataya. Maalap din ang kanilang pagbabahagi. Subalit kumisan, iba rin ang binabahagi. Pangalawang sakripisyo ng paglilingkod ay walang iba kundi ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Ito po yung social action. Ang pagpapahayag ng mabuting balita at paglingkod sa kapwa ay dapat laging magkasama. Ito ay uri ng pagpupuring katanggap sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang tunay na hain na kinalulugdan ng Diyos, ang tunay na pagsamba at katanggap sa Diyos ay pagsamba ng mga labi at ating mga isip. Sabi nga ni Santiago, ang tunay na pananampalataya ay pinapakita sa gawa. Ang pananampalataya ang walang gawa ay patay. Meron akong nabasa sa loob ng simbahan na aking napuntahan minsan. Nakalagay doon, enter to worship, depart to serve. Makukumpleto lamang ang ating pagsamba sa pamagitan ng ating paglilingkod sa labas ng ating simbahan. Ang ating pagsamba ay laging may doxology. Ang doxology ay nangangahulugan ng paghahandog. Ang tunay na handog ay hindi lamang ang ating tinatangkilik kung anong mayroon tayo. Ang tunay na handog ay walang iba kundi ang ating sarili. Tulad ng binanggit ni San Pablo sa Romans 12:1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa mga habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba sa Diyos. Ano ba ang paglilingkod natin sa Diyos ay tugon lamang ng naunang paglilingkod at pagkatanog niya sa atin. Naipagkalob niya ang kanyang buktong nanak na dahilan kung bakit may Pasko at mayroong WSS Southeast District Fellowship na ito. Kaya ang dapat natin ihandog sa kanya ay ang ating buhay na banal at kalugod-lugod
sa Kanya. Kapag sinabi nating buhay, o buhay, ito ay kumikilos. Gumagalaw, gumagawa, lumalago, sumusulong. Laging may enerhiya at lakas.